bless the name of the Lord. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong presensya sa amin ngayong umagang ito. Tunay, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, dalawa at tatlo, magtipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. We thank you for your presence, O God. Patuloy dumaloy, Panginoon, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu na siyang pumuspo sa bawat isa upang sa pag-aaral namin dumaloy ang karunungan, kaalaman, kaunawaan, Panginoon, at pati ang iyong kapahayagan. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, maging yung mga nakakonek, Panginoon, hallelujah, be blessed mo at patuloy na abutin ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpulang masaya. Glory to God. Tingnan mo nga sa katabi. Tingnan mo nga yung katabi. Good morning. Habang naligo siya. O binasa. Praise the Lord. Binis ang panahon. Last Sunday na pala ng May. Tapos mid-year na. Parating ang Diyo. Praise God. Tingnan mo yung katabi mo. Magatagdagan na uli ang edad niya. God. Pero hindi bali, habang nagdadagdag ng edad, hindi pahina, kundi palakas. Praise God. At paayos. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Sherming. Isa si Sherming. Nakuha mo lang natin. Praise God. Pinag-usapan natin, sinimulan natin last Sunday. Hallelujah. Na kung saan ang month of May ay binigyan natin, pag-uusapan natin ng series up to June is a month of excellence. Month of May is a month of excellence. Sabi mo, excellence. Excellence! Praise God. Ang mga anak ng Diyos dapat nag-i-excel. Yes! I repeat, excel in the XL. Diba? Dapat nag-i-excel. Praise God. Amen? Palago, paayos. Paangat. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Yeah. Okay, pasok mo ba yan? Better to be late than never. Next time, never better late. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya, sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 5, so make every effort, apply the benefits of these promises to your life. Hallelujah. Then your faith will produce a life of moral what? Excellence. A life of moral excellence will lead to knowing God better. The moment you excel, hallelujah, you will know God better. Praise God. Huwag ka mag-stay doon sa level ng good. Kailangan go to the next level. Better and then best. The enemy of good, and the enemy of best is good. Don't stay doon sa good. Kailangan go for the better and then the best. Amen. 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 Kaya nga, pag ikaw, hallelujah, kaya nga, you always look and go or aim for the best. Kaya nga, pag ikaw, hallelujah, ay nandun na sa right age, ang ipag-pray mo, Lord, yung best na partner ang ibibigay mo sa akin. Best in accordance to you. Kasi kung hindi yung best in accordance to Him, ang darating sa iyo hindi best, kundi beast. Meron kung isang kasamaan doon na mananampalataya, eh medyo, ano, hindi ko nililit ang nilaya, pero alam niyo naman po, pag oras na medyo bisaya, yung E nagiging I, di ba? Sabi niya, Lord, I pray that give me a man, the beast man for me. Give me the best man for me. Yung asawa niya, ganun din. Hallelujah. I'm praying for the best man and give me that best man. Dumating po yung best sa kanya. At masaya siya dahil she became the queen of the beast and his partner is the beast of the beast. Wala lang, nagpapatawa lang po ako. Hallelujah. Yan po, another verse in regards to excellence. He will choose our inheritance for us.
the excellence of Jacob, whom he loves. Praise God. Congratulations, sabi mo sa katabi mo. Praise God. Dahil pag nag-excel ka, sabi mo, dahil pag nag-excel ka, pinay mo, si Lord mismo ang pupiliin ng mana mo. Praise God. Amen? Amen. God, hallelujah. Another verse is Isaiah 16 verse 15. Whereas you have been forsaken and hated, so that no one went through you, I will make you an eternal what? Excel. Oh, and then ano sa doon? A joy of many? Yes. Alam mo yung mga nag-excel, they will become a joy of many generations. Tingnan yung mga patotoo na bago. Kasi sa totoo lang, ang mga estudyante, yung mga behave na behave sa loob ng bahay, umanda ka paglabas ng bahay niya. Pare-parehas lang tayo dati. Praise God. Santo santito, pag nasa loob ng bahay, paglabas ng bahay, maldito. Praise God. Pero salamat sa Panginoon dahil nagbibigay siya ng pagkakataon. Amen? Kasi Vincent pala. Vincent, umuwi pa pala eh. Kasi kanina maaga yan dito eh. Yung mga tao, sabi niya, naka-walking short. Sabi niya, Sir, pwede ko ba naka-short? Nakamiti lang ako, tsaka hindi ko naman sinabing hindi. Hindi ko rin sinabing pwede. Yung pala, umuwi pa siya. Umuwi pa pala siya. Praise God. Sino yung kaklase mo na nag-invite sa'yo, Vincent? Asa siya? Hindi na ba? Ay, God, praise God. You become an angel unto him. Bakit? Nag-share ka sa kanya eh. Praise the Lord. Eh kung may nag-share sa'yo, kaya ka napuntahan, nakilala mo si Lord, dapat may si-share ka rin, Vincent. Ha? Praise God. Hallelujah. Tapos na lang naman mo, nakarecover na siya. Saan ang hospital pala niya? Ah, sa? Ha? Ah, using yung... Ah, okay. Praise God. Hallelujah. Pero okay na yun, ano? Nakarecover na siya. Hindi na siya. May malay na. Ah, praise the Lord. Palakpakan na natin. Hindi ko pwede yun, ha? Yung ganung bagay. Kasi kay Lord, walang bagay na imposible. Amen! Praise God. Amen? Amen. You will become a joy of many generations. Ang pinakamasarap sa lahat, hindi yung pere, kundi ikaw ay naging kagalakan ng maraming tao. Amen! Praise God. Amen ba? Amen! Oh, ikaw na anak ay naging kagalakan ng magulang. Aba, ibag-usapan yun. Praise God. Hindi makabayaran ng pera yun. Praise God. Amen ba? Amen! Pag napasaya mo, magulang mo, alam mo ba ang katapat mo na hindi, higit pa sa malaking halagang pera. Amen ba? Sinita, pabira, ayan, tingnan mo. Sabi nga ni Brother Carlo, parang nakakatawa dahil ang nagdala sa kanya, yung anak niya. Eh, pero, okay lang yun talaga. Oh, physically, siyempre, ang magulang mas matanda sa anak. Physically. Pero sa spiritual, pwedeng mas matanda ang anak sa magulang. Kasi naunang nakakilala kay Lord. Amen ba? Kaya kapag nakilala mo si Lord, ikaw, ilang taon ka bago mo makilala talaga ng lubusan? Yung lubusan kilala, hindi yung sa muso lang. Kasi iba, kilala na si Lord, pero sa muso lang. Ako nakakilala ako sa Panginoon at the age of 20. Praise God. Hallelujah. Eh, ngayon, ay ano, mas mahaba ang buhay ko na kilala ko si Lord kaysa yung buhay ko na hindi ko siya kilala. Praise God. Amen ba? Kaya ilang taon ka makilala mo si Lord. At ilang taon ka na kayo, dapat na dere-derecho. Yun ang sabi ko. Hallelujah. Na nung makilala ko siya, wala akong alam na absent ni isang linggo. Amen. Na ang Diyos ay kumilos sa aking buhay. Amen. Amen? Amen? You need to go to the next level. Patotoo po yun. Hallelujah. Saan ko ba sinabi yun? Sa ano yata? Sa Munoz, noong last, Munoz 9 siya. Praise God. Patotoo ko yun na kung saan. Hallelujah. Nakalimutan ko tuloy. Buha pa ka ako. Praise God. Meron akong isyong sabihin. Praise God. Na pag nakilala mo siya ng lubusan, hallelujah, hindi mo na siya pwedeng iwan eh. Yeah. Iba yung pakiramdam eh. Amen. Hindi ko pa rin maalala kung kaya na lang. Praise God. You will become a joy of many generations. Yung naging kagalakan kay Pamusa. Yun yan si Divine. No? Yung ang laki ng pagbabago ni Divine. Dahil ko nang tambok lang, eh, kulot na.
laki ng pagbabago. Alam nyo, hindi nyo makapansin, si Gina laki ng pagbabago. Dati laging nakasimangot siya. Pero ngayon, hindi na. Siya na si Simam. Simangot. Dati, ano yan? Pero ngayon, hallelujah, hindi na sumisimangot siya. Wala kang makikita sa picture niya na nakasimangot siya. Maganda ba yan? Lahat ang picture niya, masaya siya. You will become a joy of many generations. Kagalakan ka. Praise God. Amen ba? Kaya nakakilala sa Panginoon, you will become a joy in your family. Wow. Okay. Not just in your family, even in your community supposed to be. Amen. Amen? Kung ikaw yung estudyante, you will become a joy in your class. Okay. Ibang usapan yung mapasaya mo ang nanay mo, pero ibang usapan yung mapasaya mo pati yung teacher mo. Ako po, nung graduate po kami, lalo na po nung high school, nung graduate kami, ano saya ng mga teacher namin? Sa bawat pagtatapos ng school, ang saya ng aming advisor. Kasi kagalakan sa kanya yun, hindi na kami estudyante. Ang saya, mapasaya mo ba ang teacher mo? Sana mapasaya mo teacher mo? Ngayon kayong bagong pasukan, sasaya kaya yung bago mong teacher, bago mong advisor? You must be a joy in your generation, in your class, in everything, in your community. Amen. Pero higit sa lahat, yung mapasaya mo si Lord. Amen. Amen ba? Amen. Praise God. Pag-uusapan yung sabi ko yun. Thumbs up. Thumbs up siya. Yung pinakamatindi. Okay, huwag ganun. Dapat. Kasi pag ito binaligtan mo, ganyan yung adit, delikado yun. Todas yun. Eh yung ganyan naman, hits yan, hits. Hits yan. Hallelujah. Dapat yan, thumbs up. Approve. Praise God. Amen? Amen. Kaya mga sa katabi mo, approve. Approve. Praise God. Kaya, excellence po ang dapat. Mag-excel ka. Yun. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya pinag-usapan natin, being excellent, is it means you are, number one, pakibasa? Outstanding. Next. Exceptional. Next. Admirable. Is the next? Brilliant. Wow. Another? First rate. Wow. Another? Superb. Yung superb yan. Di superb, ha? Superb. And then last? Tremendous. God, hallelujah. Yeah, definitely everyone was wants quality. Forget durability if there is no quality. Kaya kami durability, bakit quality? Kasi, pero ano yan? Precious yan. Expensive yan. Hello, amen? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahal na doon yan. Amen. Precious yan. Expensive yan. Bakit? Binili ng dugo ni Jesus. God. Amen ba? There is no long lasting if there is no quality. Kaya nga, make sure na yung pananampalataya mo, kwalidad yan. Amen. Na hindi may guguho ng kahit anumang bagyo. Amen. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Amen. Yeah. Our relationship to God must come to the level of what? Excellence. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat lumalago tayo. Lumalago tayo. Praise God. True convert and saved must have a transformed life. And every transformed must excel. Every transformed believer must excel. Praise God. Amen? Glory to God. Hallelujah. Another thing, dinadaanan ko lang po ha. Tayo, yun. Ang mga nag-example dyan, sa chaos. Hallelujah. Kasi tingnan nyo naman ang ginawa niya. Pero hindi ko rin papaliwanag yan. Another si Mary, tingnan nyo lang ang ginawa niya. Praise God, nabili siya ng oras sa pakikinig sa Panginoon. Kasi ang isang taong nag-excel, he gave time to listen. Praise God. Wow. Glory to God.
katuloy yung mga blessings. Hallelujah. Pati say Mary. Hallelujah. Kaya sabi mo, remember Zacchaeus and Mary has no good reputation from the people, but they receive commendation from the Lord. Before, they have no good reputation. But the thing is, hallelujah, they were transformed by the Lord. That's why they received commendation. One of them has good rating or grade from the Lord Jesus. Glory to God. Amen? Amen. Hallelujah. So it means, if you want to excel, you need to? Do you want to excel? Amen. You need to? Ito yun, ating tinanggapan. Pakibasa. Break the power of yesterday. Mas malakas. Break the power of yesterday. Pinakamalakas. Break the power of yesterday. Kaya? Kaya. Kaya? Amen. Kalimutan ang nakaraan? Amen. You need to break the power of yesterday. Amen. Praise God. Well, ano yung kanta? Good morning, yesterday. You wake up. Praise God. Forget or break the power of yesterday. Praise God. Kaya nga, sumasaya ako pag nakikita ko po na may kanya-kanyang hugot doon sa post niya about breaking the power of yesterday. Praise God. Pinakamatinding hugot si Romel. Kaya matinding hugot yung kay Romel, ha? At nung tingnan mo yung mga nag-comment, mas matindi. Praise God. Mas matindi. May nag-comment ng sad. Dali. Grabe. Grabe yung ano eh. Yung kanyang post about breaking the power of yesterday. I miss you too. I miss you. Ibang klase. Kasi when it comes to yesterday, alam mo, ang hirap umusap pag oras na hindi mo masira yung kapangyarihan ng kahapon. Oo nga. Yan ang matindi, oh. Praise God. Dahil nung natapos, ang mga mapapakinggan mo nga. Alam mo kaya? Namamasyal pa sa luneta. Nang walang pera. Praise God. Hallelujah. Tingnan nga yung katabi mo, mukha bang sinila na niya ang kahapon? Amen! Daming mga alaala ng kahapon at every time na maaalala mo yun, nawawala ka sa mood. Praise God. Yung mga ba? Praise God, mga alaala ng kahapon, buti na lang hindi na tuloy ang usapang intramuros. Mga alaala ng kahapon, na meron ka lang kausap din sa tuloy, ipay pa tuloy. Praise God, daming alaala ng kahapon. Praise God, na dapat sirain na. Kalimutan na? Praise God. Amen ba? Glory to God. Hallelujah. Ayun mo na. Excellence. Did you know that excellence is a journey? It's not a destination. It's a journey. Along the way, darating yan. Kung ikaw seryoso lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, tayo po yung mga taong masasaya pero seryoso. Amen! Kaya mo bang gawin yun? Amen! Masaya ka pero seryoso pa? Amen! Paano yun? Hindi ganun. Masaya ako, pero seryoso ako. Masaya tayo sa church, pero seryoso tayong sumusunod sa Panginoon. Amen! Sabi ko nga, you cannot do your best unless na happy ka, be happy. Be happy. Hindi ko makakalimutan yan eh. Coach yan ng Ateneo Blue Eagles ng volleyball. Sa babae, yung coach nila, Taiwanese siya tayo eh. Yung coach nila, kung nanonood kayo ng volleyball. Kasi ako nanonood ng volleyball, first sports player eh, volleyball. Yung coach nila, alam mo, hirap mag-English. Pero ayaw ko, ewan ko pa kung bakit siya kinuha ng coach. Hirap naman magbaliwanag, pero magaling mag-coach. So, sila yung nakabreak ng ano eh, yung matinding hawak ng lasal eh. Magaling mag-coach.
Pero pag oras na pinapokus yung camera, ang naririnig ko lang, be happy, be happy, be happy, be happy. Nagpokus, be happy, be happy, okay, be happy, be happy. At ako na po, bihira itong quotes na ito, be happy, be happy. Ang manifestation ng be happy, nakakita na kayo ng be happy, tingnan nyo siya ito, si Delphine, be happy, yan o. Happy yan si Delphine, o, happy. Kaya sabi ko gano'n, ang bihira mag-coach to, wala ko pang sinabi, be happy, be happy. Ano kayo, yung Taiwanese yun, o Chinese ano, na coach, yung ako po. Ang alam ko, Taiwanese yun eh. Praise God. Minsan sign language, be happy. Bihira yun, kanyang be happy, be happy, pero pang bihira yun, na magta-time out, hahapon. Meron ka pang yan yun, magiging masaya, kala niyo ba? Amen? Amen? You will reach your destination the moment you become, the moment you excel. How come? Mararating yung destination mo kung hindi ka nag-excel. Praise God. Hello, amen? Amen. You will never arrive at the greatness if you cannot break the power of yesterday. Praise God. Hallelujah. You want to become great? Praise God. You need to excel and break the power of yesterday. Kung ikaw estudyante, magkaroon ka man ng halimbawa ng mga case na may bagsak mo isang subject, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang pangalawahin. Hindi na ako kailan na mababagsak pa. Bakit ako talaga bumagsak, itaas ko na gusto ang aking grades. Amen! Hello, amen? Amen! God. Be free from the spirit of excusiologies. Excusiologies. Lumaya ka dyan sa espiritu na yan. Excusiologies means, ang tingnan mo na lang, excuse. Kaya excusiologies, excuse. Ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Kasi naman, kaya mapapagrate ko, walang nagpupuro sa akin. Hindi ba gano'n ka mag-isa? Hindi ko maintindihan. Hindi mo mag-isa. Harap ka paano? Lalo na ngayon, wala nang dahilan eh. Kasi, almost provided na lahat. Noon, pambihira, magpuproduce ka ng sarili mong libro. Ano pa, pambihira, pag oras na noon, walang tututok sa'yo, lalo na kung, lalo na pag-college ka. Dahil, kahit sa pamilya, kung magkakaiba ang course nyo, saan ka kukun? Kaya nga, magsusunog ka ng kilay. Kaya iba, naubusan ng kilay, nagbukit na lang. Sariling sikap yun! Sariling sikap yun! Pwede ba yun? Pwede! Pwede? Pwede! Kaya, lumaya ka dyan sa spirit of excusologies. Praise God. Kaya naman ako nagkaganan ito kasi ang daming tukso sa amin. Bakit ka naman kasi nagpatukso? Praise God. Kaya ako nakapasama kasi ang daming demonyo sa amin. Eh, ba't naman kasi yung demonyo sinarihan mo? Hindi ibig sabihin maraming demonyo, lahat demonyo. It's your choice! Lumaya ka dyan sa spirito niya. Hello, amen? Amen! Hallelujah. Using all kinds of excuses for being non-achievers. Titingnan mo, karamihan na achievers, ang daming dahilan kung titingnan. Pwede hindi nila talaga marating kung tutusin. Pero bakit nila narating? Kasi nga, nakalaya sila dito sa spirit of excusiologies. Excuse lang yun. Ginawalan natin social excusiologies. Praise God. Hallelujah. Kung gumamit ng kung ano ng mga dahilan, to become non-achiever, kaya ako ganito, kasi hindi yung ganyan-ganyan. Tanggalin mo yan! Hello? Amen! Sabi ko nga, kami kasi kaya ganito buhay namin, kasi yung lolo ko mahirap. Tapos yung tatay ko mahirap, kaya ako hindi mahirap. Yun naman pala, ikaw ang magsimulan para lumaya sa kahirapan ng pamilya mo. Amen! Ulitin ko to, ipanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Amen! In short, wala kang ginawa. Amen! Amen ba? Amen! Praise God! Hallelujah! Oh. Excellence can change your future! Amen! And it will determine the outcome of your life. God.
Kaya sabi mo sa katabi mo, excel tayo! Excel tayo! Hallelujah! Amen! Okay. It means commitment and determination para mangyari yan. Praise God. You need to be determined. Or else, walang mangyayari. Sa totoo lang, baliwalay mo itong salitang ito, sino apektado? Ako? Hindi! Ikaw mismo. Praise God. Hallelujah. Pero pakinggan mo to, i-apply mo to. Hallelujah. Sino mo magpapala? Ako? Hindi! Ikaw mismo. Amen! Praise God. Amen? Amen! Pag seryoso ka sa Diyos, sino magpapala? Ako? Hindi! Ikaw mismo. Amen! Maging masunurod ka sa Panginoon. Hallelujah! Ibang klase, hindi ako apektado, kundi ikaw mismo. Amen! Ang sumisira sa Kristyanismo, sabi nila, sosyalismo. Sabi nila, imperialismo. Sabi nila iba, komunismo. Hindi! Ikaw mismo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Amen! So, excellence can change your future. Yes. And will determine the outcome of your life. Kaya, I repeat, excel! Amen! Kung mo nang masaya sa kaliwat kanan mo, excel! Excel! Hindi na yung dugtong, sir. Hindi na yung dugtong. Mali na open. And will determine the outcome of your life. Hallelujah. Next. Ayaw naman. Ayaw kumain na naman dito. Kumain na po. Okay na. You must always remember that there is no future in your past. Yes. That's why you need to break the power of your yesterday. Yes. There is no future in your past. Wala ang kinabukasan doon. Nakaraan na yun eh. Pag hindi mo yan sinira, yung kapangyarihan ng nakaraan, sisirahin ang future mo. Amen. Amen? Amen? Praise God. You cannot go forward. Lalo na, halimbawa, nagdo-drive ka. You cannot go forward when you're always looking through the rear view mirror. Alam niyo yung rear view mirror? Yan yung nandito. Subukan mo mag-drive. Natong ka nakatingin. Bago! Mahalaga yun. Pero ang tingin doon minsan-minsan lang. Pati yung mga side mirror, unti-unti titingnan mo yun. Bago ka nung ikaw kumanan, overtake pa, titingin ka talaga doon. Pero kahit hindi ka kakanan, minsan talagang titingnan mo yun kasi lalo na rin sa Metro Manila, ang pagdadrive dito matindi. Dahil ang mga motor, singit na lang ng singit. Kaya titingnan mo yan, kaliwat kanan lagi. Pero ang matinding tingin mo talaga, yung doon sa advance yun, forward. Yun ang talaga pag nagdadrive ka. Dapat yung diretsyo. Hello? Yes. Kasi mahirap, naiwasan mo nga na masagi yung kaliwat kanan mo, ang binangga mo naman yung arap mo. Kaya nga, naiwasan mong banggain ka sa likod, pero yung arap mo. Kaya nga, hallelujah, pag nagdadrive ka, hindi pwedeng nakapokus ka sa sarili yung mirror. Hello? Yes. Amen? The only way you can maintain a forward progress in life is, sabi niyo what? What? To walk by faith and not by sight. Amen. If you want to excel, you need to walk by faith. Amen. Any situation yan, pwedeng mabago yan. Kung mamumuhay ka lang na may pananampalataya. Amen. Totoo ang Diyos.
na it seems kahit minsan hindi mo nararamdaman, parang wala siya. Pero andyan siya, tinitingnan lang niya ang alin. Hallelujah, ang response mo. Amen. Praise God. Alala niyo, yung poster, lalo na noong 80s, sikat na sikat siya. Yung poster na ano, yung bakas ng ano, ng yabakin, yung footprints in the sun. Ano niyo, ikat na footprints in the sun? Footprints in the sun. Alam niya, ages pa yan. Nakung saan, nagtatanong siya. Every time may problem siya. Hallelujah. Nasaan lang siya. Kaninong mga anak ko, ha? Lord, ako ba? Hindi tayo ngayon maglalaro. Iha. Praise God. Pagkulang may problema siya. Maliit na problema, nakikita niya, nasa tabi niya si Lord. Meron siyang na-encounter, may problema siya sa pera, nasa tabi niya si Lord. Sumakit ang puso niya, nasa tabi niya si Lord. Bawat sitwasyon niya, nasa tabi niya si Lord. Nakaranas siyang matinding problema, bigat na problema. Inaasahan niya ang presensya ng Lord, nasa tabi siya. And then suddenly, wala siyang tabi, wala siyang makita, walang maramdaman. Tapos, Lord, bakit wala ka sa tabi ko? Bakit wala ka sa tabi ko? Pero lumalakad siya. Bakit wala ka sa tabi ko? Kasi nakikita niya, every time nalalakad siya dun sa pony na laging meron apat na bakas, footprint. Praise God. Pero suddenly, ang bigat ng problema niya, dadalawa lang. Lord, bakit ganun? Kung kailangan kita, wala yung bakas mo. Ba't mo iniwan? Ba't mo ako pinabayaan? Pero sabi ni Lord, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Bakit dadalawa lang yung yabang na nandito, itong footprints na to? Kaya yan dadalawa, dahil yan ay hindi mo footprints. Yan ay akin. Karga-karga kita ngayon. Amen! Praise God. Hallelujah. Hindi kita iniwan na. Karga kita ngayon. Kaya hindi sa iyo yan. Karga kita. Hallelujah. You need to walk by faith. Believe God. Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Amen? Amen! Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, we live by faith, not by sight. Live by faith! Live by faith! Live by faith! Tatanggalin lahat ng takot mo sa buhay. May kinukwento sa akin ng anak ko, si Jeremy, kahapon na kung saan kami niya. Sabi niya, Dad, lamot sila, sino ba? Alex Gonzaga ba yun? Alex. Kaya si Alex Gonzaga. O bakit? Anong pinakailan ang buhay ni Alex Gonzaga? Nagpunta sila sa anong bansa yun? Japan. Japan? Japan ba yun? Punta sila sa Japan. Ganda na pinunta nila. Bakit? Yung building ko, 400 plus floor. 400 plus ba yun?